Hello beautiful soul, welcome back to my channel, and this is your Mei Chang. I'm Mei from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. Ayan. Maraming salamat muna mga kabayan sa ating mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bago niyan, welcome na welcome kayo. Feel at home. And then syempre maraming salamat sa mga nakakataba ng puso ninyong comments. Yan, binabasa ko talaga yan. Pati pakala nyo binabawasa ko. And keep comment lang para yung mga energy nyo is na iiwan dyan, no? And salamat muna sa aking mga nagtiwala sa akin, no? Personally, humabol na kayo sa personality dahil till November na lang ang ating low price, ang advanced Christmas ni Ate Mei Chang, okay? At by December na is back to normal na tayo ng presyo, okay? Sagittarius, this reading is a general reading. Hindi lahat ito is para sa'yo, no? Kuhanin mo lang yung para sa'yo at itabon mo lang yung para. Ang hindi naman para sa'yo, okay? Reminders lang, may paalala po ako. Meron pong, ano ba to? Nagba-black magic sa akin. Please lang, wag ako. Okay, hindi mo pa ako kilala. Hindi mo alam kung ano yung pwede kong gawin sa'yo. Stop that, okay? Kung sino ka man, pumili ka ng battle mo, okay? Okay, always think positive mga kabayan. Huwag tayong papasok sa mga ganyan dahil, alam nyo na, what goes around, comes around. The karma is real. Well, walang imposible sky universe. Okay, let's begin. Anong mangyayari ko na to? Anong mangyayari sa'yo sa mga natitirang araw ng November 2023? When it comes to financial, health, love, money, and career. Let me see. Okay, we have the Nine of Swords, the Ten of Pentacles, the Star, and the Ace of Pentacles, and the Ace of Swords. Wow. Oh my God. Okay. Maganda, maganda. Sa nakita ko dito sa card mo, Sagittarius, is parang stress na stress ka. Ng iba dito is na i-stress, may defeated, meron ako, parang nagwo-worry kayo sa something, natatakot, the burden, nakakaramdam ng anxiety, depression, o makaiiba is nagkakaroon ng nightmare, no? Meron something despair akong nakikita dito. Yan, parang yung nakakaramdam kayo ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Actually, ang nakita ko. And then, kasi yung iba dito kasi nakita ko, focus sa mga nangyari nila sa dapas nila, no? Yan ang nakikita ko, no? Kaya sila siguro, yung iba ganun, na nai-stress, ano? Nakakaranas kayo ng insomnia, yung iba may migraine, no? And then, as in, parang yung iba nagpanic, remorse, something ganun, no? Hindi ko alam kung bakit. And then, we have the Ten of Pentacles. Sa nakita ko naman is, masaya ka ngayon, kung nasaan ka ngayon. Masaya yung family mo. With comes to material, yung iba sa inyo, maaring it's stable, no? Maaring hindi man kayo ganun kayaman, pero sama-sama kayo at nakakain kayo ng 3 times a day, ano? Kasi nakita ko is mayaman, maaring mahilig mag-vacation, mag-picnic, lumabas at kumain sa labas with your friend, with your family, yung ganun nakikita ko dito. Nakita ko naman yung iba stable naman sa pera, no? Not all, pero yun ang nakita ko, no? Maaring kayo is nai-stress din sa pera sa nakikita ko dito, no? Kasi gusto niyo ibigay yung luho or yung kasaganaan or yung vacation kasi magki-Christmas na para sa family mo o sa mahal mo sa buhay, kaso hindi mo magawa, no? Kasi parang maaring short ka sa financial, ano, maaring gano'n, iniisip mo yon. And then, nakita ko yung iba dito is parang may inaalagaan sa Sagittarius, kabayan, na kasi nakita ko yung elderly parents pa or relatives na may inaalagaan kayong matanda. May iba dito may maalagang hayop, yan ang nakikita ko. And then, yun, humihiling ka sa taas, ano, ng iyong wealth, ng iyong harmony, ng iyong yung kumaga, give me hope naman po, sana mag-change na yung buhay ko, yan.
kumbaga, give me an opportunity and excited. Kaya iba dito parang excited sa mga opportunity nila sa in the future. I want to be peaceful na. Yan, nakita ko gano'n, no? Pero alam mo, you are that really blessed Sagittarius ng universe. Ano, nakating sa'yo ang universe, actually, trust yourself. Yan, magkakaroon ng clarity. Kasi we have the Ace of Pentacles and the Ace of, ayan na, magiging dalawa pa ang iyong trabaho. Ano? Ace of Sword and the Ace of Pentacles. Nakita ko dito is, magkakaroon ka ng new beginning or new opportunities. Trabaho to, no? Ang nakikita ko, no? Kasi ito yung with cups material was, may abundance dito sa gagawin mo. Ano? Or maaring ginagawa mo na to. Or meron na. Maaring, ito, kabaya, ito yun ang maaring naganap na, nangyayari, or magaganap pala, ano? Pero this is a prediction kasi, no, maaring iba sa inyo, ganun ang nangyayari. Pero nakita ko ito is parang meron, kakaroon ka ng dalawang trabaho. Or kasi yung isa, is, well, pareho silang may pera actually, no. Nakikita ko dito, dalawa ang gagawin nilang trabaho or dalawa ang trabaho nila mangyayari. Magaganap. There's an abundance, prosperity. Masisecure ang money mo dito. Kung nag-i-stress ka dito sa ano, sa pera mo, eto na. Magiging busy ka actually, no. May prosperity. Ito yung mini-manifestation mo. Ito na yung binigay ni universe sa'yo. Yeah, palagi ka naghihiling sa taas. Ano? Nakikita mo na yung light, yung cosmic energy mo. Ito na. No? Believe yourself. Nakakaroon ka na ng inspirasyon kasi may dumating maaaring trabaho sa'yo or meron ng trabaho na nagaganap. Yun ang nakikita ko. Ano? Tingnan nga natin itong Ten of Pentacles. Ten of Pentacles. Ba't nahandyan ka? Anong dapat namin malaman sa'yo? Thank you. Okay, Terapeuticos with the King of Wands. Alam mo, nakikita ko sa'yo, may pagka-born leadership ka, no? Kasi born natural ka actually, no? Sagittarius, ano yun, nakikita ko sa'yo, masiyahin ka, very loyal, charming and friendly ang nakikita ko sa iyo, no. Strong ka rin actually, hindi ka nga natatakot sa mga magaganap o mangyayari, no, nakikita ko. Kaso, syempre natatakot ka sa sarili mo, hindi ka natatakot, pero para sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo o sa mga pinoprotekta mo, natatakot ka para sa kanila. Pero with it comes sa iyo, hindi. Yung nakikita ko. Kasi matatag ka actually. Matatag ka. What else? Ten of Pentacles. Nakikita ko kung ano man ang... Oh my God. With the Ten of Swords and the Wheel of Fortune in reverse. Okay, nakikita ko dito. Okay, mag-i-start ka na ng new beginning mo. Yan. Nakita ko dito in the past, ang daming mga painful, ang daming mga... malalalim na sugat, naramdaman, may mga tao na nag-backstabbing sa'yo, nang loko sa'yo, nang gago sa'yo, umatak sa'yo, ganyan, inatake ka, yung iba dito, baka nag-collapse sa sobrang stress, or kayo, ano man pagko-collapsean, or maaaring iba, yung something rock bottom, no? May nakita ako dito na kabaong, may nakita akong kabaong. Hindi ko alam kung iba sa inyo is may nawalan na kapamilya o mahal sa buhay. No, yun ang nakikita ko. Maaring ganun na, no? I-resonate nyo kung alin na lang dito yun sa inyo. May nakita akong kabaong kasi, yun. And then, eto na, no? Eto na yung painful ending mo, no? Kasi nakita ko dati is nalungkot ka at na-sadness talaga as in, ano? Eto na. Maaring iba sa inyo, nakaramdam ng sakit sa likod. Yun ang nakakita ko. And then, ito na yung katapusan. End of the painful of the cycle mo na, ano? Kaya, be ready, ano? Sa magaganap, ano? Kasi, magkakaroon na kayo ng 2 job or gagawin na 2 job. Maaring isa is job or maaring isa is yung idea mo na gagawin, ano? Kung ano may. Pero, it's job pa rin yun, ano? And then, it's a beginning na. And then, kaso, nakikita ko dito na parang nalo-loss of control kayo sa pagbabago kasi nagkakaroon na resistant to change. Parang, oh my God, something delay? Sana naman hindi, ano. Kasi ayoko kayong madelay. Parang may something delay ako nakikita na mangyayari. Or hindi,
hindi kayo ready na magbago yung buhay nyo, maaring ganun, or kasi napapaupo na lang kayo, nasa setback, parang, ay, sandali lang. Parang ganun. Nalulos of control kayo, parang merong something, yung iba kasi maaring may inalok sa universe sa inyo na something job or work, kaso nireject mo, no? Kumaga, yung mirake mo yung cycle na dapat para sa'yo na binibigay ni universe, ano? Maaring ganun, ano? Nakikita ko sa iba. O kaya naman, merong something sa inyo na nagdi-distract or may disruption kasi akong nakikita. O kaya yung iba ayaw magbago ng buhay. Kumaga, kung ano na lang yung meron, yun na lang. Painalok naman sa'yo, kaso ayaw mo. Yung, kung ano na lang yung, ito na lang isa. Actually, dalawa sila. Oh. Ito na lang isa. May problema kayo sa pera, nakikita ko. Alam mo, may nakikita ko naman kasi na magaling kayo sa business. Ano? Kasi alam ko yung iba dito nagpapatakbo ng business. Eh. Iba dito is kasal. Iba dito is OOO. May dito may something collaboration na nagaganap. Yung iba ganun sa as in, may something delay akong nakikita. May something resistant to change ang nangyayari. Don't break ang binibigay sa inyo. Kung ano yung naiisip nyo na idea na gusto nyo pasukin, trabaho man yan o ano man yan, pagkakapirami yan, gawin nyo. Don't break the rule. Don't break the cycle na binibigay sa inyo ng universe. Kasi ito yung opportunity. Minsan lang mag-alok si universe, no? Minsan lang yan mag-alok. Kung ano yung naiisip nyo, do it. Ha? Huwag nyo sabihin na, next time na lang. Ay, nako. Mali mo, next time wala na. Diba? Why yun? Try mo, diba? Hindi naman masama. No, nakita ko dito, iba dito, maaaring magiging dalawa or dalawa ang trabaho. And then, sa nakita ko dito is, meron yung isa na trabaho na sarili nyo. No, sarili nyo yung trabaho nyo, sarili nyo yung creative, kasi nakita ko ng victory and success. This is a beginning of your journey. Magkakaroon na ng achievement. Yung mga pinaghihirapan mo, na as in, yung ano yung pinaghihirapan mo, ito na nakita ko yung achievement, makukuha mo na ito. Actually, yung ba dito is new energy, maaaring nagkakaisip na kayo ng new ideas, anong gagawin, or new project. And for sure, this ano kasi nakikita ko is very excited itong kung ano man yan, work man iyan, sa sariling business man iyan, friend man yan, basta i-resonate mo kung family member or loved ones man iyan, very excited ang nakikita ko dito. May victory and success, nagkakaroon ka na actually na mental clarity yung iba sa inyo na, oh, okay, I try this, gagawin ko to talaga to, kahit okay lang na may part-time ako, okay lang na ito yung i-main ko or yung isa is part-time lang. Maaring ganun ano, nakita ko kasi nakita ko na yung truth. As in, magsasuccess ka dito, may something breakthrough mo eh. Breakthrough mo to eh. Actually, nabibision mo na. Yung basin nyo, nagkakaroon na ng vision sa something na to, sa ideas na to, or creative man to. Nakikita ko dito. Eh, nakita ko magaling ka sa business kasi nakita ko you are the breadwinner sa family mo, no? Sino po, sinusuportahan mo yung family mo when it comes to money, no? When it comes to material worlds, alam mo paano gumawa ng pera. Alam mo paano maghanap ng pera. Tao ka rin na nag-nurturing, very supportive and loyal ka rin, very grounded ka, no? Actually, sa nakita ko dito. At alam ko na focus ka dito sa something na to. Yan, no? Ito, nakatingin ka sa kanya, di ba? Yan, nakita ko, focus ka dyan. At, oh my God, magkakapera ako dyan. Parang ganun nakita ko sa'yo. Yan. Well, it's good. Siyempre, magkakapera ka dito. Pero take it action. Eh, kung ano yung idea na naisip mo, gawin mo, no? Pero nakita ko, excited na excited ka dito. At ipo-pursue mo ito, no? Kasi, magaling ka as in sa business. Na may business sense ka kasi actually, no? Nakita ko provider ka rin, ano? Something provider down to earth. Yan. Sabi ko sa'yo, in material world as in, very good ka. No, iba dito is kasal. Maaring you are the boss. Yung iba sa inyo, maybe you are the boss sa inyong pinapatakbong
trabaho na may ka-collaboration or may ka-teamwork, ano? Maari yung ka-teamwork mo is yung asawa mo, maari yung ka-teamwork mo is yung kapamilya mo, o maari yung ka-teamwork mo dito sa isang business na to is yung kakilala mo or yung mga lapit sa buhay mo, kung ano man yan. Nakikita ko gano'n, magkaka-teamwork kayo, no? Nagtutulungan kayo, pinag-aaralan nyo ito, nililearn nyo how to grow this, kanyan. As in, focus kayo. May pinaplano pa kayo more sa ganito. May collaboration kasi ako nakikita, actually. Yan. May dealing, may nagsishare ng goals ako nakikita. Nagbibigay kayo ng focus and effort dito, no, sa something na to. I-resonate nyo kung ito si trabaho, love life, business, work, building a new business, or sa family mo man to, friendship mo man yan, kung ano man yan. Hanapin mo sa buhay mo, okay? Ako na pag-isip si Ate May Chang. Ayaw, tinan ba si Ate May Chang? Okay, tingnan natin yung hairpans. Maari yung hairpans kasi ano, you are the boss of your trabaho or yung pinapatakbo. Kasi yung iba nga sa inyo, sabi ko sa'yo, magiging dalawa yung trabaho, diba? Or dalawa na ang ginaano. And then, makina kita ko to very spiritual na tao. Maaring kayo is nagpapayo or nag-a-advise. Maaring healer, alliance, may pinagsisilbahan o nagsisilbi. Kasi nakita ko dito, naiiba na naman yung throat chakra ko, mga kabayan. Sandali, sorry. Oh my God. Isko, ang lamig kasi dito sa Japan. And then, syempre, nakikita ko dito, binabalyos mo actually yung mga meron ka sa buhay mo. Maliit man o malaki, tao man yan, aso man yan, hayop man yan, binabalyo mo talagang silang lahat. Sinusuportahan mo silang sa lahat, minamahal mo silang lahat. Okay? Ganun ka kabait. Ang bait mo actually, ano, nakikita ko dito. Mabait ka, nabibision mo na. Sinusunod ba yung intuition mo? Nabibision mo yung mga mangyayari. Ano? Pag ito ang inano ko, wow! It's great, parang gano'n, no? As in, nabibision mo na kasi man ang mangyayari. Nagkakaroon na ng belief. Sabi ko sa'yo, you will become a reader, very religious. The Hierophant. Tingnan na natin, ano, ang dadali ate may. The Hierophant. Hierophant, anong ginagawang mo dyan? Anong dapat naming malaman sa'yo? May iba pa ba kaming dapat malaman? Hierophant, please. Oh my God! Kasi na yung mga alaga ko. Hierophant, ano pa? Hierophant. Hierophant, ano dapat namin malaman sa'yo, Hierophant? Thank you. The Lovers. Okay. Okay. May mga toxic energies ako nakikita sa paligid mo, Sagittarius. Ayun, nakikita ko sa'yo. Mag-ingat ka. And then, kasi para silang may ginagawang something. No? At may mga tao din na, yung iba dito is maaaring nakakolaboration kayo ng loves mo. Yun nga sinasabi ko sa inyo, maaaring asawa nyo, asawa nyo sa business nyo, o yung tatayo nyong business is malapit sa puso nyo. Maaaring kaibigan, maaaring asawa, maaring kinapatakbo nyo na to, ano, o kaya patatakbuhin nyo pa lang, ha. I-resonate mo, maaring ganun. Malapit sa puso mo, pero ingat lang kasi may nakikita ako magsisinungaling dito, ha. May makikita ako magsisinungaling. Magkakaroon ng liar, dishonest, may something maaring makaiba sa inyo is manakawan o nanakawan na nakita ko. May mga tao kasi akong nakikita masama. No? May masama ako nakikita. Toxic person. Na hindi maganda ang gagawin. Maari may mag-cheat. Mang lalaki or mga babae. God. May betrayal kasi ako nakikita. Maaring yung isa sa inyo is halimbawa, ano kayo? Sosyo kayo, ganyan. Maaring yung isa is abandonahin ka at iwan ka sa ere. Ganun. No? Baka maaaring ikaw rin ito.
Kasi magiging dalawa yung trabaho mo, di ba? Maaaring ikaw o kaya yung person mo. Parang yung business na to is pinapatakbo nyo pa rin, pero isa sa inyo is lalabas kasi gusto pa ng another opportunity. Siyempre, para rin sa inyo yun, para rin sa self nyo o sa inyong dalawa. Kung ano man yan, ganun. Kung ito naman is mababae, maaaring ganun, na hindi mo alam, baka mababae rin, no? Hindi ko natin alam. Maaaring ganun, or maaaring naman na yung isa sa inyo is magiging away to something lang talaga, sabi ko. Sabi ko nga, yun nga, Ate May, ano ba yun? Or maari naman magkakaroon ng conflict at yung isa is medyo lalayo or as in lalayo lang pa naman tala. O kaya naman is maaring isa sa inyo or ikaw is mag-escape. Oh my God. Yung chakra ko talaga. Kanina pa nag-inarte. Sorry. O kaya mag-escape sa isang sitwasyon na hindi na nag-work sa inyo. Maaring gano'n na, i-resonate mo. Three of Pentacles. Ano ba namin yung lama sa'yo? Scott the Devil. Sabi ko sa inyo eh. The Devil, oh, sabi ko sa inyo, may mga toxic person sa itatayo niyong business, sa gagawin niyong business, kung ano man yan, kung love man iyan, love or new work mo man iyan, family member mo yan, may something toxic na magaganap, may masamang tao akong nakikita, may magkakaroon ng sakim sa pera, ganit sa pera, or meron kayong tao dito na may something toxic, no? O kaya something ko sa love na iyan, may something babaero, lalakero, but it comes to temptation. Alam nyo na yon. Sabihin ko ba ba, mga kapatid, mga kabayan? Yes. Ay, palagi ko naman sinasabi yung sa video, eh, no? Yun. Something may ganun, temptation, sex lang ganun. And then, siyempre, meron ding, maaring may tao naman na pipigilan ka para to change sa new version of you, no? Maaring gano'n yung isa dito sa ano mo. Huwag ka na, ba't ka pa may trabaho ka na? Ba't ka ano ka pa? Maaring gano'n, no? Dito ka lang mag-focus, maaring gano'n. Pero don't, kasi minsan lang magbigay na opportunity si universe, okay? And then, yung iba naman, maaring kayo is naka-attach sa isang person na toxic. No, kaya hindi kayo makapagbagong buhay, kaya kayo siguro nakakaranas ng something delay. Ha? Don't delay, Diyos ko po, sinasabi ko sa inyo. Aray, sakit ng kamay ko. Maba na ba to? Okay, sa guitars, mangyayari sa'yo sa mga nititirang araw ng November 2023, show me with comes to financial health, love, money, and career. Yung hindi mo pa alam, please show me. Angels, Archangel Michael, Universe. Show me. Thank you. Six of Cups. And the Four of Cups. Pathetic. Okay, sa nakikita ko sa baraha mo, masasaktan ka. Magkakaroon ng sitwasyon na unexpected blow of emotion na magaganap sa mga natitirang araw nitong November 2023. Masasaktan ka, hindi ito inaasahan. Ah, hindi ko alam kung anong sakit ito. Beware lang po, okay? Maaring masaktan ka, magkakaroon ng something storm, may masasaktan, maaring ma-disappoint ka, or magkakaroon ng sitwasyon na intense, ganyan. Or maaring naman na very emotional pain, no? Sorrow, grief, o kaya yung as in masaktan ka, baka masaktan ka kung saan something pasugatan, maganyan. O kaya naman, kasi nakita ko malulungkot, may matutroma, may mawawala.
Talaga? Tingnan natin. May mawawala, magkakaroon ng away, may umiiyak. Ako nakikita. May nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, loneliness, may matutuluro, ano pa, may aalisin sa buhay mo eh. Kasi madedepress ka, maaari magkaroon ng separation. Oh my God. May mga taong hindi magkakasundo-sundo, may hindi mapagkakasunduan, confusion, talagang hindi masaya, parang hindi align ang mga pinag-uusapan nyo, something ganun. Oh God, sana hindi walang mawawalang buhay, no? Three of swords, yung dapat natin malaman sa'yo. Thank you. With the four of pentacles, okay? Kasi maaaring may masaktan ka kasi may mga taong makasarili. No, may mga taong sakim sa pera, may mga taong na sarili lang nila ang iniisip nila. Kumbaga, parang nakikita ko ito, yung iba dito is masasaktan kasi parang ikaw lang yung nagpo-produce, maaaring ganun, sa family mo ng pera, maaaring ganun. Parang ikaw lang gumagawa ng paraan, paano magkapera, pero yung isa, siya lang na siya, ganyan, akin lang. Parang yung pera mo is pera niya. Maaring ganun, kasi nakita nga, diba, sabi ko sa'yo, God, yung intuition ko. Sabi ko nga sa'yo, ikaw is breadwinner, diba, sa pamilya mo. Well, hindi naman, okay naman yun, ano, maging ganun. Pero nakikita ko kasi may tao dito na, sarili niya lang iniisip niya. No? May pag save ka nga ng save ng money. Nakita ko kasi nagsisave ka ng money actually, no. Kaso yun sinisave mo is parang nawawala din, parang yung isang lakas eh para iniisip niya sarili niya lang. Kaya ikaw lang produce ng pera. Iba dito kasi nakita ko nag-iipo ka na pero for your future eh. Nakita ko nagsisave ka ng pera para to secure yourself, to secure your family, to secure in the future, ano. Kaso may mga tao lang talaga ganid, no? May nakita akong possessiveness. Sa pera, napoposess siya. Diyos ko po, naging asuwang. Yan, gusto niya lang pera. Gusto niya yung pera ko lang. Palagi niya sinasabi, maari na, wala akong pera eh. Kaya ikaw yung produce. Maaring ka na, no? Or aluman yan, no? Nakita ko. And then, may mga ayaw mamigay ng pera, kaya ka nasasaktan. Kasi ang nakikita ko dito, gumagawa ka nga ng paraan actually, no, para magbago yung takbo ng buhay mo. Yung cycle mo, kasi we have the Wheel of Fortune, ano yan, no. Maaring, kasi dalawa ang trabaho mo, maaring pinipigilan ka niya, na ito ka na lang, dito ka na lang mag-focus sa isa. Bakit kailangan mo? Kaya ngayon, nag-i-struggle ka with the Two of Pentacles, ano? Nakita ko pagbibigyan mo siya. No. Okay? Mm-mm. Sakim to. Kung ano yung naiisip mo, kung gusto mo ng another job pa, gawin mo. Huwag ka masyado mapagbigay. Kasi napakabait mong tao, Sagittarius. Ikaw yung tao na lahat, mapatao man yan, lahat ng may buhay. As in, give ka kasi ng give eh. Sa nakita ko ito, ikaw lang yung give ng give. Alam mo yun? Kaya katuloy nag-i-struggle ka. Ano bang gagawin ko? Pero gusto mo magbago yung takbo ng buhay mo. Actually, gustong-gusto mo. Magbago. Kaso, may bumipigil sa'yo. May tao kasing sakim sa paligid mo. May tao na toxic, no? Na ayaw kang magbago. Na ayaw magbago yung cycle ng buhay mo. Ikaw nga, nakatingin ka sa future. Kaso yung isa, kung sino man ito sa buhay mo, siya lang. Iwanan mo siya. Hindi naman. Eh kasi ganit siya. Nainis ako ah. Yan, no? Kasi ikaw yung tao na mapakabait mo, kung anong meron ka as in. Di ba breadwinner ka nga? Kung ano yung meron ka, tutulong ka talaga as long as kaya mo. Minsan nga kahit ayaw mo na eh. Parang ikaw na nga lang yung give ng gift, siya lang yung take ng take. No?
Siyempre, ikaw rin, nagtumutulo ka din sa ibang mong pamilya. Kasi matulungan ka, baka iba dito tumutulong sa isang charity o may tinutulungan na bata, na baby, or matatanda. No, maaring gano'n nakikita ko. So, kasi napakabait mo, as in. Kakainin mo na nga lang, pamimigay mo pa eh. Yun ang nakikita ko dito. And then, doon ka nag-i-strangle, ano? Kasi nakita ko yung pera mo is ups and down, Sagittarius. No, ups and down. Pero huwag kang papapigil sa mga tao na sarili lang nila ang iniisip. Hindi man nila sinasabi na baka sarili sila. Diyos ko, alam ko na nabibision mo na. May ability ka kasi gano'n nakikita ko, no? Huwag kang papigil sa kanya. Alam kong nasasakatan ka sa magiging desisyon. Kung ano man ito, no? Kung gusto mo pang mag-aral para sa more of knowledge mo, gawin mo para yun sa new direction mo. Kasi alam mo kasi, yung good luck mo, alam mo yun. Kaso nag-i-strangle ka nga lang. Wheel of Fortune. What do we need to know about the Wheel of Fortune? Wheel of Fortune. Salamat po. The Ace of Cups. And the Eight of Wands. Diba, sabi ko nga sa'yo, direction. Gusto mo talaga ng direction, gusto mo ng right direction. Well, nasa right direction ka actually, Sagittarius. Nasa right direction ka. Huwag kang papigil, huwag kang masaktan. Gawin mo. Kasi nakikita ko, you need to take action. Ha? Nakikita ko, ikaw lang ang makaka gawa kung paano magbabago yung cycle ng buhay mo. Kung paano papasok ang fortune, ang good luck sa buhay mo. Okay? Ikaw lang. Kasi with the Ace of Cups, ang alam ko talaga, ang nakita ko dito is, alam ko mahal mo yung tao na to, ha? Alam ko mahal mo siya. Siyempre, alam ko na yung gusto mong gawin sa buhay mo is para rin sa inyo. Na para rin sa pamilya mo, para sa mahal mo, para sa mga anak mo, para sa anak mo, or kung ano man yan, o para sa sarili mo. Kasi alam ko, love mong gawin ito. Kaya huwag kang malito, huwag kang mag-strangle, no, huwag kang mag-jungling. No? Kasi nakita ko may problema ka sa pera. Huwag ka na mag-jungling. I-push mo na yan. Okay? I-force mo na yan. Minsan lang magbigay ang universe ng opportunity. Okay? Okay, that is for you for today. Yan, Sagittarius, siya na nakita ko sa'yo, masasakta ka, maaring yung iba sa inyo is, ingat-ingat lang, baka magkaroon ng disgrasya, okay, baka magkaroon kayo ng disgrasya sa paglalakad, or madisgrasya sa, kasi masasaktan kayo eh. Nadisgrasya sa, yun nga, sa taong gani, sa taong mga toxic, sa taong pipigil sa inyo, sa taong na mahal nyo, maaaring gano'n. Basta i-reiserate nyo kung ano man yung mangyayari na to. Palagi kayo humiling sa taas, humiling kayo kay universe, natulungan kayo. Pero i-force mo ito kasi misal lang daw siya magbibigay sa'yo ng opportunity, okay? Okay, that is for you for today. Yan. Maaari ba sa inyo makareceive ng message to someone, ano? Kasi may gustong makipagkita, maaring friendship ito, maaring love, maaring family member, maaring dating ka-coworkers, maaring something ganun, kung ano man yun. Makakatagap daw kayo ng ano to? Message from this person, syempre, at mga opportunities pa. Instant opportunities ang mga darating pa sa inyo. Keep forward ka lang daw. Huwag ka daw magsayang ng oras. Time is gold. Don't waste your time. Okay? Nakita ko naman dito sa iyo, is clear na clear yung path mo. Kaso, nag-jungling ka lang. Okay? Kasi nakita ko may positive destination. You are in the right path. Okay? Go ahead. Take it action. Huwag ka lang isip ng isip. No? Pag kang papatalo kay devil at sa mga taong may ganid, may mga taong makasarili. That is for you for today. Huwag nating hayaan na buuin ang pagkataon natin. Nang kadiliman, lumayo tayo sa mga taong may negative thought, negative thinking. Always think positive. Now, all the blessing from the universe and from the God is ma-receive natin ng buong buo. Okay? Lahat ang nangyari sa buhay natin is may dahilan. Minsan lang magbigay ang universe ng opportunity. Take it! Okay? Eh, syempre,
Don't forget to subscribe naman, ano. Mag-comment na rin kayo para naiwan yung anyong mga energy dyan. At syempre, please lang, no, mag-ano tayo. Thumbs up, mga kabayan. I love you all. I love you all. Mahal na mahal ko talaga kayo. The Christmas is coming. Yay! Mag-ipon-ipon na tayo ng pera, okay? And arigato. God bless you all. I love you. Namaste.